Hello po, Dr. Richard Mata po, pediatrician. Dadako tayo sa ating dengue fever tip number 12. Nagtataka ba kayo bakit ang daming iba't ibang klaseng severity ng dengue? Di ba, mayroong mga dengue mild lang, parang hindi delikado. Meron namang dengue na severe, puro dengue lang din naman lahat. Ang reason po noon dahil iba-iba po ang strains ng dengue. May apat po na strain ng dengue fever. At ano bang kaibahan ng mga strain na ito? So, babalik pa rin tayo doon sa aking explanation na ang dengue fever ay yung ugat mo ay maraming butas. Dahil sa butas na yun ay lumalabas yung tubig sa ugat mo at pwede kang ma-dehydrate. So, yung may papakita po akong drawing para maintindihan nyo po ano pong ibig sabihin sa iba't ibang klaseng strain. Ito po yan. So, for example, ito yung ugat nyo, drawing natin, nilagyan natin ng buta. So, apat na klase kasi yung dengue fever. Ibig ko sabihin, may apat din na levels ng mga buta. So, nakikita nyo na itong pinaka last ay mas madaming butas in comparison kaysa dito sa tatlo. So, kung tatanungin kita, alin ba dito ang mas maging severely dehydrated kaagad? Obvious yung answer, itong nasa huli dahil mas madami yung butas compared dito sa number 1. Alin ba dito yung kayang-kaya sa bahay? Siyempre, ito yung pinakakonti yung butas sa ugat, mas kayang-kaya ito inuman lang ng orisol or hydration kasi madali na siyang ma-replace. So, kaya iba-ibang dengue dahil merong mga dengue na konti lang yung butas na binigay ng virus. Meron ding mga dengue na madaming butas na binigay ang virus. Okay, so ganito yon. Ang problem natin ngayon, dahil hindi natin nakikita yung loob ng katawan natin. So, hindi natin natatansya kung ito bang dengue na kaso ito, marami ba siyang butas at mas mabilis ba siyang ma-dehydrate, o itong kaso na ito ay konti lang. Mahirap sabihin dahil hindi natin nakikita. Hindi din tayo pwedeng mag-compare sa iba. Like, for example, oh, yung kapitbahay ko, nakaya nila sa bahay lang, oh. Kami, kaya rin namin. Eh, kung yung butas ng kapitbahay mo sa ugat nila ay konti, siyempre, nakaya nila with oral hydration. Eh, ikaw, kung malaki yung butas sa ugat mo, hindi mo naman din alam, kukumpare ka doon, baka hindi mo rin kayanin lang sa bahay. So, bottom line, assume ka na lang na baka mas madami or mas malaking butas yung meron sa'yo or sa anak mo na dengue fever. And ang decision natin is more of aggressive. Sabihin, kung paningin mong dengue, matamlay, ayaw kumain, nasusuka, bakit pa tayo nandyan sa bahay? Kailangan na dextrose na tayo para ma-hydrate ng properly. Always remember, ang ihi ng ihi ay wagi. Ang pinaka-importante sa dengue ay ihi ng ihi ang pasyente. Dahil pag hindi na umihi, hindi na po yan hydrated. So much better po na mas aggressive tayo sa ating mga decision. And huwag tayong mag-compare sa iba. Mas better na ikaw ay isipin mo na lang na ito kaya yung pinaka-delikado na para ikaw ay makadesisyon ng mas tama at mas maaga. I hope na intindihan niyo ating explanation.